isang Pinoy ang karumaldumal na iniligpit sa isang bansang kilala bilang isa sa pinakamapayapang bansa sa buong mundo, ang Slovakia. Ang lalaking biktima ay itinuturing na makabagong bayani ng ating mga kababayan, mga OFW, pati na rin ng maraming taong nakatira sa bansang ito. Ano ang tunay na nangyari sa pagkakawala ng isa nating kababayan na si Henry John Acorda? Sino ang walang pusong gumawa nito? Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento. Ang Slovakia ay isang republika sa gitnang Europa. Itinuturing itong parte ng 23 bansa na pinakamapayapa o pinakamagandang tirahan sa buong mundo. Marami ang mga Pinoy o ibang lahi na naninirahan dito dahil sa maliit na bansang ito ay may maayos at pagkakapantay-pantay na pamumuno, may magandang tanawing makikita at iba pa. Maraming Pinoy ang nagnanais manirahan dito hanggang sa dumating ang taong 2018. Ika-26 ng buwan ng Mayo ay labis na ikinagulat sa buong bansa ng Slovakia ang karumaldumal na pag-aslang sa pamamagitan ng pambubugbog sa isang Pinoy at ang itinuturong sospe ay isang lokal ng naturang bansa. Ang biktima ay kinilalang si Henry John Acorda, 36 na taong gulang, natubong Taguig City. Siya ay bunso sa kanilang magkakapatid at ayon sa kanyang ina, si Henry raw ay napakabait. Hindi raw siya binigyan nito ng kahit anong problema kahit noong nag-aaral pa lamang ito. Ayon naman sa kapatid ni Henry na si Mina, mataas raw ang pangarap ni Henry sa pamilya at para sa sarili. Si Henry raw umano ang pinakamatalino sa kanila at siya rin daw ang nilalapitan ni Mina pagtungkol sa kanyang karir. Nakapagtapos si Henry ng kursong accountancy sa isang kilalang universidad sa Maynila. Pagka-graduate, naipasa agad nito ang board exam at nagtrabaho sa isang multinational na kumpanya. Makalipas ang ilang taon, ipinadala siya sa ibang bansa. Taong 2017, noong inilipat si Henry sa bansang Slovakia matapos ang 5 taon niyang trabaho sa bansang Malaysia. 1 taon at 4 na buwan ring nagtrabaho si Henry sa bansang Slovakia hanggang sa unti-unti na nitong naisa sa katuparan ang kanyang pangarap. Ang lahat ng mga magagandang nangyayari sa buhay at karera ni Henry ay matatapos pala agad. Dahil noong May 26, 2018, naganap ang isa sa pinakamasakit na parte ng buhay ni Henry at ang dumurog sa puso ng kanyang pamilya. Noong araw na iyon, may nagbigay ng mensahe sa kapatid ni Henry na si Mina tungkol sa malala o kritikal na kalagayan ni Henry sa isang hospital sa Slovakia dahil sa natamong pambubugbog ng isang Slovak national. May 26, pasado alas 4 ng madaling araw nung maganap ang krimen na kinasasangkutan ni Henry. Pauwi na umano ang biktima galing sa isang party kasama ang isang Pinay na kaibigan at foreigner. Pumasok ang foreigner at si Henry sa isang resto habang ang Pinay niyang kaibigan ay naiwan sa labas. Ang Pinay niyang kaibigan ay kinausap umano ng isang Slovak national na kinilalang si Huraj Hosu. Matapos makipagkwentuhan ng Pinay sa Slovak national ay pinipilit raw ni Hosu na sumama ang Pinay sa kanya at pinilit na sumakay ito sa isang kotse. Noong makita ni Henry na nababastos na ang kanyang Pinay na kaibigan, hindi raw nagdalawang isip ito na ipagtanggol ang babae. Si Henry ang namagitan sa panghaharas ni Hosu. Naging bayolente ang Slovak national sa ginawa ni Henry na nagtulak dito upang sundan ang magkakaibigang sina Henry noong makalayo na. Kitang-kita sa CCTV footage ang pagsunod ni Huraj Hosu sa grupo nila Henry at noong makalapit ito ay sinuntok niya ang biktima. Sa laki ni Hosu ay tumilapon si Henry
Habang nakaluhod si Henry ay sinipa pa umano ito at noong nawalan siya ng malay at napahiga, makikitang sinasaktan pa rin siya ni Josu. Imbis na dalhin sa ospital, tinapakan pa niya sa dibdib si Henry at kinukuhanan ng litrato. Ilang beses rin niyang sinampal ng malakas si Henry na parabang ginigising. Ang kaibigan ni Henry na nagtangkang umawak ay wala ring nagawa dahil ilang beses siyang pinigilan ng suspect. Ilang sandali pa, may sumaklolong Slovak National na saktong nasa lugar na siyang umawak sa suspect at naglapat ng first aid sa walang malay na si Henry. Bukod pa rito, ilang Slovak National rin ang nag-asikaso kay Henry bago dumating ang ambulansya na magdadala sa biktima sa hospital. Comatose na nung dalhin si Henry sa hospital. Lumala ang kondisyon ng biktima. Sinubukan pang isalba ng doktor si Henry sa pamamagitan ng operasyon. Ngunit sa matinding tama sa ulo ay binawian siya ng buhay. Noong May 31, 2018, ang kinamatay raw umano ng biktima ay ang matinding pagdurugo sa utak. Agad na ipinagbigay alam ng kapwa Filipino sa Embahada ng Pilipinas ang sinapit ni Henry dahil nasa ICU na raw umano ito at agad naman gumawa ng aksyon ang Embahada ng Pilipinas upang iparating sa pamilya ang impormasyon. May 31, 2018, noong lumipad patungong Slovakia ang ina ni Henry at si Mina upang puntahan ang nooy nag-aagaw buhay na si Henry. Habang nasa biyahe ang mag-ina, ay masama na raw ang kutob ni Mina. Ang naramdaman pala ni Mina ay hudyat na ng pagkabawi ng buhay ni Henry. Habang nasa eroplano pa lang ang dalawa ay binawian na ng buhay ang biktimang si Henry. May tahiraw umano si Henry sa ulo noong aktwal na makita ito ng ina. Sa gitna ng investigasyon, sinabi ni Mina na kulang raw ng ilang segundo ang CCTV footage na inilabas sa publiko. Mayroon daw missing na 28 seconds na inalabas na kopya ng CCTV at ayon sa lawyers, ang parting iyon raw ang pinakamalala at pinakamatindi na parte sa pagliligpit sa kanyang kapatid. Ang suspect na si Huraj Josu ay agad na naaresto at nakulong. Noong panahong koma si Henry at nasa ospital pa ay sinampahan lang ang suspect ng physical injury kung kaya noong May 30 ay nakalaya rin siya. Noong binawian ng buhay si Henry, agad na inaresto muli ang suspect at kinasuhan ng manslaughter na katumbas ng salang homicide sa bansang Pilipinas. Ang ginawa ni Henry na pagtatanggol sa kanyang babaeng kaibigan ay naging kapalit ng kanyang buhay. Ang kabayanihang ginawa ng kababayan nating si Henry Acorda ay umani ng papuri sa iba't ibang parte ng daigdig. Sa Slovakia, nagtipon-tipon ang libo-libong tao upang makiramay sa pagkamatay ni Henry at humingi ng hustisya sa pagkamatay ng biktima. Nagtipon-tipon ang mga taong ito sa pinangyarihan ng krimen at nagkaroon ng panawagan. Ayon sa Slovak National, sila ang magiging boses ni Henry upang makuha ang hustisya. Hindi raw nila makakalimutan ang pagiging bayani ni Henry dahil sa pagtatanggol at respetong ipinakita niya sa babae. Maraming tulong ang natanggap ng pamilya ni Henry sa Slovakia, libu-libong Slovak National at sa ating bansa. Sinigurado naman na makukuha nila ang hustisya sa pagkamatay ni Henry. Noong June 19, 2018, sakay ng eroplanong pagmamayari ng gobyerno ng Slovakia ang mga labi ng pumanaw na si Henry kasama ng pamilya. Ginawa raw ito ng gobyerno ng Slovakia upang ipakita ang simpatya nito sa pamilya. Hinarap din umano ang pamilya ni Henry ng Prime Minister ng Slovakia upang sabihin hindi dapat pabayaan ang kaso nito. Binigyan raw sila ng assurance o kasiguraduhan na ang hustisya ay makukuha ng pamilya. Huwag po tayong matakot tumulong lalo na kung alam nating para sa ating kababayan, kaibigan o kapwa. Tularan sana natin si Henry sa kanyang katapangan at sa pagpapakita ng respeto at natatanging kabayanihan. Ngunit sana ay mag-ingat tayo upang hindi na muling mangyari pa ang mapait na sinapit ng bayaning tulad ng kababayan nating si Henry.
maging alisto sana tayo at maging matalino upang makuha ang nais natin. Huwag nating pabayaang bastusin tayo o harasin ng kung sino sa bansa man natin o sa ibang bansang pinagtatrabahuhan natin dahil ang mga masasamang loob na tulad ni Huraj Hosu ay laging andyan lang, nag-aabang ng pagkakataon, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha. Kayo mga kabrotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!